habagan. Kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa umaga na ito. Yes, Lord. Sa iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon. Sa iyong katapatan, Panginoon, sa aming buhay. Kami, Panginoon, ay dumudulog, may kapakumbaban, at may pusong mapagpasalamat, Panginoon, sa umaga na ito. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, ay pinagkaloob sa amin. Ang biyaya ng kaligtasan. Yes, Lord. Ang biyaya ng privilegio na kami, Panginoon, ay makapagpuri at makapag-serve sa iyo, Panginoon. Lalo-lalo na, Panginoon, ang biyaya na iyong kasapatan, Panginoon, sa katugunan, Panginoon, ang aming mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ang ginagawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord God, patuloy kami dumudulog sa iyo, Panginoon, at humihingi, Panginoon, ang kapatawaran at kalinisan, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Sa kabila, Panginoon, ang aming pagkukulang, alam namin, Panginoon, na ikaw ay tapat. At laging nariyan, Panginoon, at magpatawad, Panginoon, sa pakikinig at pagpinilay, pag-aaral, Panginoon, ng isa kita. Father God, we pray that your Holy Spirit, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa aming mga puso at patuloy na humilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Pinilay, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na mag-response, Panginoon, sa iyong mensahe na may kapakumbabaan at pagsunod, Panginoon, sa iyong mga salita. Makatid, Panginoon, kung ano ang kalooban. Father God, also for our messenger sa iyong likod, Panginoon, na magkahayag, Panginoon, ng salita, ang hiling namin, napakakusin mo siya ng ibadan ng Espiritu, upang kung ano man, Panginoon, ang inihanda mo, Panginoon, sa kanyang puso, ay mapatawin, Panginoon, sa kanyang mga lagi, sa mga puso. Salamat, Panginoon, sa iyong mapagpala kamay na laging nag-iingat, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil ang presensya mo ang lagi namin nakaranasan. Sa oras, Panginoon, na nadaragdagan ang burden ng aming buhay, you give with us the strength, you give us the power, the strength, and the love, Panginoon, na kailangan namin, and the comfort, Panginoon, na kailangan namin sa tingin kami, Panginoon, na inangin na. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong pangako, na lagi namin sandigan, Panginoon. Salamat dahil narin ka palagi para sa amin, Panginoon, na handa mong malalay. We thank you, Father God, and trust you, Panginoon, na maging joyful, maging victorious, Panginoon, ang aming pag-worship sa araw na ito. Ikaw ang maging sentro, na ikaw, Panginoon, laging maitaas at kami, Panginoon, ay laging magbaba. Na ikaw ang laging mapapuri at magpaparangalan, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Father God, sa iyong katapatan at pag-ibig sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Last week, because I felt the intensity of really doing this.
The title of our message for today is The Power of an Invitation. Now, ang ating text is coming from the book of Luke, Gospel of Luke, chapter 14, verse 15 to 24. Let us all stand and let us read our text for today, the parable of the great banquet. When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." Jesus replied, "A certain man was preparing the great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' But they all alike began to make excuses. First said, 'I have just bought a field, and I must go and see. Please excuse me.' Another said, 'I have just bought 5 yoke of oxen, and I'm on my way to try them out. Please excuse me.' Still another said, 'I just got married, so I can come.' The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the people, the blind, and the lame.' 'Sir,' the servant said, 'what work there has been done, but there is still room.' Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house would be full. I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet.'" Let us bow and let us pray. Dahilang Diyos, aming Ama, salamat po, Panginoon, sa araw nito, na kung saan ang bawat sa amin ay muli mong binigyan ng kagalakan, kalakasan, at kauhaw sa iyong salita upang dumako sa iyong tahanan. Aming po panalangin ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Ipagkalaw po sa amin ang pagkatuto, ang pagkaunawa sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. At ito'y maging pagkapala sa bawat isa sa amin. Nakita nawa namin dakilang Diyos ang kahulugan nito sa iyo at kung ano ang nais mo maipaunawaan namin mula sa mga salita na ito. Pagpalain mo kami ng iyong salita, gabayan kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy mo kami paunahan, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makapuna po tayo lahat. Alam ko na isa sa pinakamasarap na gusto nating marinig sa ating buhay lalo yung imbitasyon. Yan, pag-umbida. Pag may nangungumbida sa atin, ano ang unang pumapasok sa isip natin? Pagkain. Food, ganduhan. Kaya number one yung pagkain. Tapos sa bahay may birthday. Tapos sa bahay may salo-salo. How we expect lalo pagkain ito ay may mayaman, may pera. Alam natin na hindi siya maghahanda ng konti lang. Pero sa US, ibaligtad eh. Pag in-invite ka, ikaw ang magdadala ng... Kailangan magdala ka ng share ng pagkain ni Baron. Pero sa ating mga Pilipino, kaugalihan natin, pagkain na especially mga fiesta, mga birthday, hanggang pari talaga yung may bahay, yung mga pinapangutang pa, di ba? Yung mga handaan, especially mga fiesta nila. Kahit ipangutang na yan, para na makapaghanda sila. I would like to bring that topic, yung importance ng invitation sa isang anak ng Diyos, sa isang iglesia, sa isang church.